Let's go back to the basics and do our ABCs as we remember the 50th anniversary of the Declaration of Martial Law. This is largely based on a book created by Cal students in UP Diliman and Abacada. Let's begin. A is for aktivista. Dahil sa deklarasyon ng martial law noong 70s, lumago ang aktivismo sa hanay ng mga estudyante. Lumahok ang mga mag-aaral sa mga kilos protesta at naging maingay sila sa pagtuligsa ng maling sistema, hindi lang sa paaralan, kundi sa pamahalaan at lipunan. B is for batas militar. Noong September 23, 1972, idineklara ni Pangulong Marcos Sr. ang batas militar sa pamamagitan ng radyo at telebisyon. Ang promise niya ay kaunlaran at kapayapaan sa bansa, pero nagdulot ito ng matinding karahasan at opresyon. C is for crony. Sila ang mga negosyanteng BFF ni Marcos na nabigyan ng preferential treatment. Ginamit ng cronies ni Marcos ang kanilang koneksyon upang makontrol ang malalaking industriya na sa kalaunan ay naging dagok sa ekonomiya. D is for diktadura, isang uri ng pamahalaan kung saan nakasentro sa iisang tao o grupo ang kapangyarihan. Sa ilalim ng diktadura ni Ferdinand Marcos Sr., sinupil ang mga karapatan at pinunterya ang mga kalaban sa politika, mga aktivista at progresibo, mamamahayag at kasapi ng simbahan. E is for Exodus. Way back in 1974, hinikayat ng pamahalaan ang malawakang pangingibang bansa ng mga Pinoy upang tugunan ang isyong pang-ekonomiya ng Pilipinas. Yes, it was the birth of OFWs. F is for First Quarter Storm. First 3 months ng 1970, nagkaroon ng serye ng protesta at civil unrest laban sa pamamahalan ng administrasyon ni Marcos Sr., bunsod ng kahirapan, tuition fee increase, economic crisis at iba pa. Ayon sa mga historiador, ang marahas na tugon sa mga demonstrasyon ay naging simula ng radikalisasyon ng kabataan ng FQS. G is for Golden Age. Ito ang usual branding sa martial law era dahil lumago umano ang ekonomiya at nagsulputan ang infrastruktura. Pero isa itong malaking kasinungalingan. Ang huling taon ng batas militar ang pinakamalalang pang-ekonomiyang krisis ng Pilipinas bago ang pandemya. H is for Hawaii. Dito lumipad at na-exile ang pamilya Marcos matapos ang matagumpay na People Power Revolution noong 1986. Aba syempre, may dala silang baon, milyong-milyong halaga ng pera, alahas, gold bars at mga diamonds. I is for Insurgency. Ang insurgency ay kilusang rebelyon na may potensyal na maging revolusyon. Itong isa sa mga ginamit na dahilan ni Marcos upang magdeklara ng martial law. J is for Jabida Massacre. Tungkol naman ito sa karumal-dumal na pagpatay sa korehidor ng 20 Muslim mula sa Sulu at Tawi-Tawi. Nagprotesta sila laban sa mga pang-aabusong naranasan nila sa isang pagsasanay para sa isang secret operation upang mabawi ng gobyerno ang Saba. K is for Karahasan. Talamak ang paglabag sa mga karapatang pantao noong martial law. Marami ang naabuso, na-torture, nabugbog, nagahasa, nakulong ng walang due process, naaresto ng walang warrant, nadukot at napatay. Ayon sa Amnesty International, mahigit 70,000 katao ang ikinulong, 34,000 ang nakaranas ng torture, at 3,000 ang pinatay. L is for Lightning Rally. Ito ang mabilisan o malalightning na kilos protesta upang maiwasan ang pag-aaresto. M is for Media Censorship. Pagkontrol sa media kung saan hindi na ilalabas ang buong detalye ng mga balita at syempre ang pagpapabango sa mga issue kung saan nasasangkot ang gobyerno. N is for Nutriban. Tinapay ito na fortified ng vitamins na tutugon umano sa malnutrisyon at gutom. Proyekto ito ng USAID at hindi ni Marcos. O is for Oppression. Ito ang hindi patas at hindi makataong pagtrato sa mga mamamayan. Maraming natanggalan ng karapatang pantao noong martial law, katulad ng freedom of expression.
P is for People Power. Nagsama-sama ang mga Pilipino sa EDSA noong February 25, 1986 upang manawagan sa katapusan ng diktadurang Marcos at makamit muli ang demokrasya. Q is for Queen Imelda. Well, bukod sa dating beauty queen si Imelda, sumikat si dating first lady dahil sa kanyang marangyang lifestyle. Uso na rin ang disinformation noon dahil Queen Imelda ang bansag sa kanya sa propagandang ipanakalat noon tungkol sa kaharian ng Maharlika. R is for Revolusyon, isang organisado at pangmasang kilusan na layong makamit ang pagbabago sa pamamagitan ng pagpapabagsak sa gobyerno. In the context of People Power Revolution, isa itong mapayapang revolusyon dahil hindi gumamit ng dahas o armas ang mga lumahok dito. S is for Solid North. Ito ang baluarte ng pamilya Marcos sa Ilocos Region sa hilaga ng Luzon kung saan sila nakakakuha ng malakas na suporta at maraming boto. T is for Taliano Gold. Ito na sigurong isa sa pinakasikat na kasinungalingan noon at ngayon. Propaganda ito na ipinakalat upang ipaliwanag ang kayamanan ng mga Marcos. Ayon sa alamat, ang Taliano Gold ay gintong ipinagkaloob kay Marcos Sr. ng pamilya Taliano. Ayon sa kwentong kutserong ito, ang mga Taliano ay namuno sa kaharian ng Maharlika na umiral sa Pilipinas bago pa ang pananakop ng mga Kastila. U is for United Front. Ito ang prinsipyo ng pagpapalapad ng hanay laban sa diktadura o naghaharing uri sa pamamagitan ng pag-oorganisa ng iba't ibang sektor. Pinakamadalas ginagamit ang terminong United Front ng National Democratic Movement. V is for Vandalismo, isang uri ng protesta kung saan sadyang sinusulatan ang mga public at private properties upang ipahayag ang damdamin at hinaing ng mga nakikilos protesta. May negatibong konotasyon ang vandalism, pero para sa iba, ito'y graffiti at lehitimong ekspresyon ng protesta. W is for Welgang Bayan. Kilala rin bilang General Strike, ito'y pagmobilisa ng mga grupo ng mga manggagawa noong martial law dahil sa matinding kahirapan at mataas na presyo ng bilihin. X is for Xerox Journalism. Ginagamit ang mga photocopy machines upang mag-mass produce ng mga material upang maipakalat ang impormasyon na hindi nalalathala o naibobroadcast sa media. Y is for Yamashita Treasure. Ito raw ang kayamanang nakolekta ng mga Hapon noong World War II at nakatago sa iba't ibang lungsod ng Pilipinas. Bahagi ito ng propaganda ng ilang mga taga-suporta ni Marcos upang ipaliwanag ang kayamanan ng mga Marcos. Sabi pa nila, ipapamahagi raw ng mga Marcos ang ginto kapag nakabalik na sila sa gobyerno. So, saan nga ba ang pila? Z is for Zoo sa Kalawi. Dahil nga marangya si Queen Imelda, aba, nagpatayo siya ng zoo sa Kalawit, Palawan kung saan dinala ang ilang hayop mula sa Africa tulad ng mga giraffe, zebra at oso. More than 250 families ang sapilitang pinalis upang mapatayo ito. Okay, now you know your martial law ABCs. Share mo na ito para mas marami pa ang matuto at maunawaan ang saysay ng kasaysayan.